mga hindi nakapag kung walang transaksyon sa 1600, hindi nakapag file, hindi rin nakapag i-submission ng 1600. Yung penalty ba doon kasama sa amnesty? Hindi po, sir. Lahat yung... Ano po ba yung nangyari sa inyo, sir? Hindi nyo na-file yung... Bali, di ba pag wala kang transaksyon sa 1600, transaction. Mag-i-submission ka. Yes, tapos yung result, kukunin mo yung confirmation, ipunta mo sa office nyo. Abo. Kung hindi nakapag i-submission, simply walang confirmation, makukuha ka ng open case doon. Yes, sir. As to sa cases na gano'n, yung mga hindi nag-submit, nag-file online, kahit zero, ano po, hindi siya covered ng tax amnesty. Okay? Ang covered lang po ng tax amnesty, failure to remit. As to doon sa failure to file, hindi po siya covered. So, may penalty po yun. Pakicheck na lang yung open cases na lang po sa office. Tapos, ito po yung tip para hindi kayo mag-open case. Pag zero po yung, pag no transaction po kayo, always file online. Meron po tayong BIR forms facility sa website. Okay? Yung mga hindi po teki-teki dito, siguro magpatulong na lang po tayo. Lahat naman po siguro ng barangay dito may computers? Okay. Meron, pero hindi alam. Ganun po. Ang gagawin na lang po, mag-file tayo, i-file natin through the EBIR Forms Facility. Pag na-file po, ang kailangan lang po sa EBIR Forms Facility, yung team at yung details, other basic details, at pinaka-importante po, email address. Yung email address na nabubuksan nyo, yung alam nyo ang password. Hindi yung email address na kundit lang. Okay? Bakit po kailangan yun? Kasi doon sa email address, isa-send EBIR yung pinayon natin. Okay? Pag wala po kayong na-receive na email address, ibig sabihin, ay email from the BIR, ibig sabihin na hindi siya na-file. Kaya kailangan po yung confirmation receipt. Yes, sir? Sir,